Good day mga katrongster and welcome to my channel. So today, samahan nyo kami sa aming road trip papuntang Batangas Pier. So today, uuwi ako sa aming probinsya sa Oriental Mindoro. So ayan, enjoy nyo lang yung view. Ito, malapit na kami sa Batangas Pier. Ito na, nasa bridge na kami, pagbaba na namin Batangas Pier na yan. So, itong area na to, it's sakop natin ng Batangas Pier. Pasok lang dyan, kakaliwa lang kami. So yan, approaching na kami sa Batangas Port Entrance. So bali di yan, nagpapacheck ng mga PCR test. Saka mga quarantine pass. Ayan, may security din sila. So ito na yung entrance ng Batangas. So pagdating niyo dyan, kailangan niyo pakita yung acceptance galing sa inyong bayan. Tapos yan, kailangan niyo ng QR code. So yan, kailangan niyo lang ng S-Pass or Stay Safe apps bago kayo mag-pass by dito sa security point. So yan guys, ako yung naglalakad, papasok na ng here. Yan lang. Mas advisable na may sasakyan kayo kung uwi kayo kasi medyo malayo yung lalakarin. Tapos bago kayo makapasok, para hindi hassle, kailangan nyo na mag-download nung Stay Safe saka nung S-Pass. Grabe, nakakapagod ang init. Tapos lalo na kung may maleta kayo, napakahirap pa. Napakahirap mag-travel. Tapos kailangan may ang hirap eh. Nyo at mapakita nyo dun sa security guard bago kayo makapasok dito. Tapos yun, bago hindi pwede yung may maghahatid. Ay grabe, hirap ng daan. So yun, nakakuha na ako ng ticket. Bali, 10 a.m. na barko yung sasakyan ko. Kasi mo na yung hassle ng travel ko ngayong araw na to. Kaya ng arag na ako. Sabi, ang hirap, ang daming lakad. Tapos may shuttle pala sila kanina. Hindi na sinabi. Kaya, tapos mo. Ewan ko ba? Medyo stressful mag-travel talaga ngayon. Daming restriction. So anyway, ayan, pagpunta na ako sa barko. So yan, dahil walang passport, magmo-Montenegro ako, Santa Brigada. So yan, sakay na tayo. Sige, pasok tayo sa loob. So yan, sabi sa akin, dito sa Agdanan. So grabe, pagod. Pagod ako sa biyahe ko ngayon. Walang fast-craft yung mga maliit na barko, so nagmalaking barko ako. Medyo matagal na ako nasakay dito sa Montenegro. Kaya, sa inyo pa.
Kapalis na kami ngayon. Maliin lang yung gamit kung lagi ko lang sa lababa. So yun, nag-move na kami. At yung paligid ng Batangas Pier. So yun, mag-travel kami more than 2 hours. 1 up to 2 hours. From Batangas Pier going to Calapan Pier. Then from Calapan Pier, mag-travel pa ako ng bus going to Socorro. Then going to my hometown. So yan, ganyan ka-smooth yung travel kapag nag... anong tawag dito? Kapag nagmalaking barko kayo. Hindi siya malikot. Stable lang yung takbo niya. Ayan, pag mga Roro, recalled Roro, here na Batangas here, going to Calapan. Nga lang, medyo maingay. Pero na, masarap din mag-travel via Roro kasi nakakalakas sa mga konti lang yung passenger lang actually. Mega shoutout muna sa aking girlfriend. Salamat sa paghatid. Salamat sa aking best friend. Hindi ko na natawagan ng aking best friend, si Madam PNQ Grind. Thank you so much. Sa team sa lahat ng aking mga subscribers, sa aking mga members. Thank you so much for keep on supporting my channel. So yan, I'm going back home to my hometown na Polo Oriental, Mindoro. Well, nag-stay ako sa quarantine room ng 8 days. Then stay sa Manila. Makikita nyo after yung Monte Maria, yung isa sa magandang resort na yan. Nakalimutan ko nga lang kung anong pangalan. Basta makikita nyo sa gawing kaliwa pagpauwi ng Calapan Pier. So ito na, medyo malapit na kami. Siguro mga 5 kilometro na lang to. Prepare na sila para sa pag-dock nila sa mga Calapan Pier. Ayan. So yan na, Calapan Pier na yan. Yung nakikita nyo na yan. Mga konting-konti na lang. So
bali inabot kami ng 2 hours sa aming travel pa uwi ng Calapantier. Hindi naman siya maalon ngayon. So mga 2 kilometers away na lang kami. So yun na, konti na lang, malapit na malapit na. Billboard nila na welcome to Calapantier kasi never moving. So pinapalawak pa yung space para mas maraming barko makapundo dito. Walang biyahe yung supercat kasi pandemic. Kung pati yung pasayero.